Good morning, mga 5-9. Kumusta? Sa pagiging security guard, ano-ano nga ba yung mga katangian o skills to be a good security guard? Ikaw? Yes, ikaw. Ano ang katangian ka meron ngayon na masasabi mong ikaw ay mahusay na security guard? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. At ito ang Security Guard TV! Sa ngayon, ang pag-uusapan natin ay 4 tips to be a good security guard. Gusto niyong malaman? Please like, subscribe, hit the notification bell. Sama mo na rin yung all para ma-notify ka sa bago nating videos. At dahil nag-subscribe ka, thank you! Sa dulo ng video, magbibigay tayo ng 2 additional tips to all security guys. So, ano-ano nga ba itong 4 tips to be a good security guy? Number 1, morality. Number 2, alertness. Number 3, physical fitness. Number 4, good communication skills. So, number 1, morality. O moralidad, ibig sabihin kabutihang asal. Bilang security guard, ipakita natin yung pagka magalang, disiplinado. Ikaw mismo sa sarili mo, marunong kang sumunod. Maayos makitungo sa kapwa, ipakita mo na may respeto ka sa sarili mo. At sa mga taong nakakausap mo, nakakasalamuha mo. At higit sa lahat, mapagkatiwalaan ka. Sa pamamagitan nito, maramdaman ng mga tao na sila ay ligtas habang ikaw ay naka-duty. Number 2, alertness. Pagiging alerto. Ibig sabihin, pagka-alisto. Bilang security guard, dapat aware ka. Dapat alam mo ang lahat ng nangyayari doon sa area. Iwasan ang mga distraction. Ano nga ba yung mga distraction habang ikaw ay naka-duty? Una, sobrang paggamit ng cellphone. Pangalawa, pakikipagkwentuhan kanino man na wala namang kaugnayan doon sa duty. Tandaan po natin, isang sandali lang pwedeng mayroong mangyari. Posibleng may ma-damage o mawala sa buhay at ari-arian ng inyong binabantayan. So, habang naka-duty, be alert at dapat handa ka rin sa lahat ng mangyayari. Alam mo kung ano ang gagawin, lalo na sa mahirap na sitwasyon. Ibig sabihin, laging handa sa lahat ng oras. Number 3, physical fitness. Kaangkupang physical. Ibig sabihin, malusog at matibay na pangangatawan. Bilang security guard, isa sa mahirap at mabigat na trabaho. Buhay at ari-arian ng kumpanya ang responsibilidad. Kailangan dito ay matibay at malusog na pangangatawan para magampanan ang trabaho. Lalo na kung ikaw ay magre-responde o mamagitan sa away ng dalawang panig o sa paghuli ng kriminal o magnanakaw. Let's say, kailangan mong habulin yung magnanakaw. Paano kung 100 meters pa lang, hinihingal ka na o hindi ka na makatakbo? Hindi mo nagampanan ang responsibilidad. Isa din ito sa magbibigay sa iyo ng tiwala at kumpiyansa ng company at ng ating agency. Pag nakita kang maliksi o smart, magtitiwala agad sila sa iyo na magampanan mo ang responsibilidad na ibibigay sa iyo. So mga 5-9, kailangan nito yung may regular tayo na exercise. Number 4, good communication skills. Kasanayan sa pakikipag-usap. Security guard ang siyang unang makausap o makasalamuha sa mga tao na pumupunta sa kumpanya. Kailangan ay marunong, magalang makipag-usap sa iba't ibang tao. Yung malinaw na pagsasalita. Apply natin dito yung verbal judo, good customer service,
yung mga 6 magic words. Then, hindi lang sa verbal communication tayo marunong. Pati na rin sa written communication, mahusay din. By way of making a report, dapat marunong ka rin gumawa ng report. Kung ang lahat ng ito ay nasa'yo na o ginagawa mo na, una, morality o kabutihang asal. Pangalawa, alertness o lagi kang alerto sa duty. Pangatlo, physical fitness. Malusog at matibay na pangangatawan. Pang-apat, good communication skills. Mahusay o maayos ka makikipag-usap. Pag ang lahat ng ito ay mai-apply mo ng maayos sa duty, ang masasabi ko, 5-9, you are a good security guard. 2 additional tips to all security guard. Tip number 1, always start your conversation with greetings. Mas approachable ka sa mga clients, customers, o kahit sa mga empleyado kung uunahan mo na sila ng pagbati. Halimbawa, good morning ma'am o sir, hindi sila mahiya o mailang na magpa-assist sa'yo. Ang pagbati ay nagpapahiwatig na willing kang tumulong or mag-assist sa kanila. Sanayin po natin na lagi tayong bumabati. Tip number 2, always end your conversation with thank you. Una, bumati ka, na-assist mo siya ng maayos, then after all, mag-thank you. Ikaw mismo sa sarili mo, maramdaman mo yung saya dahil nakatulong ka. At magigain ka ng respeto sa mga tao na nakasalamuha mo. Irespeto ka ng mga nakausap mo dahil maayos ka makipag-usap sa kanila. Kaliin po nating mag-thank you bago matapos yung ating pag-uusap. May experience ako dati. So, main gate ako at the time na assigned. May pumasok na kotse. Pagdating niya sa gate, siyempre ako as a guard, binati ko siya. Tinanong ko po siya kung saan pupunta. Hiniraman ko po siya ng driver license. Biglang nag-aalit. Ang dami pa raw hinihingi. So, hinayaan ko lang. Tinanong ko po siya kung anong sadya niya at kung sino yung contact person sa kumpanya na pupuntahan niya. Mas lalong nagalit, ang dami pa raw tinatanong. Tumaas na ang boses niya. Sabi ko naman sa kanya, sorry po ma'am, security protocol lang po. Tapos, last na tanong ko sa kanya, kung alam ba niya yung daan papunta sa company. So, hindi daw. Ginawan ko pa siya ng skits. Then, bago siya pumasok, nag-thank you ako sa kanya. Tumingin lang siya sa akin, hindi na siya sumagot. After siguro mga 30 minutes, nagulat ako may naghanap sa akin sa exit gate. Tinawag ako ng 5-9. Akala ko may problema na. Nakita ko yung babae pala na pumasok. Paglapit ko, namumula na yung mata at nagsorry sa akin. Kita mo sa emosyon niya na galing sa puso yung paghingi ng sorry. Kwento niya, paglampas pa lang daw niya sa akin, guilty na siya sa ginawa niya. Kahit daw nagtataray siya, mataas na ang boses niya, inassist ko pa rin siya ng maayos. Hiyang-hiya daw siya sa ginawa niya. Siya daw tong mas mataas ang pinag-aralan. Siya pa tong arrogante. So, tinanggap ko yung sorry niya. So, ang sabi ko, okay lang po yun ma'am. Trabaho ko po yun. Salamat po at naintindihan niyo po ang trabaho namin. So, ako, proud din. Kasi nagawa ko yung trabaho ng maayos. At hindi lang para sa akin, para sa buong tropa. Sigurado ako na tatatak yun sa isip niya. At may kwento niya pa yun sa iba. Na ang mga security guard ay professional. 3 kinds of comment from our previous videos. Positive comment. Shout out to Rene Joy TV, Eric Roy TV, Pearl Solid TV, Romel Nelias, and John Mark Abansenya.
Maraming salamat sa pagbisita ng ating channel. I hope na nabigyan ko kayo ng tips at makatulong ito sa ating security profession. Criticism, comments, shout out to Angelian Dadulia. Thank you sa comment niyo po, ma'am. Ito ay magbibigay po sa akin ng motivation at para ma-improve ko pa ang sarili ko. Thank you. Basing comment, zero. Sa channel na ito ay para makatulong sa ating mga 5-9. Una, magpo-post tayo ng mga videos, review, lecture, tips about security profession. Pangalawa, sa mga gustong mag-security guard na wala pang security guard license, may mga training center tayong kilala para kayo ay makapag-enroll. Comment lang kayo sa comment section para maituro ko sa inyo kung saan kayo makapag-enroll. Pangatlo, sa mga may license na gustong magkakaroon ng duty, may mga kilala na rin tayong mga security agency na pwedeng mag-hire sa inyo. As long as qualified kayo sa mga qualification nila. Sa may mga gusto, just leave your comment below. Pang-apat, sa mga security naman na gustong bumili ng mga security items, paraphernalias, equipments, may mga link tayong nilagay sa description box. Click the link para makapag-order. Pwede nyo ring bisitahin yung ating Facebook page. Security Guard TV online shop. Available lahat ng mga kailangan ng security guard. Cash on delivery nationwide through Lazada. So, kung nagustuhan at nakatulong sa'yo ang video na to, please like, subscribe, leave a comment below and share this video to all security guard. Mga 5-9, sabay-sabay in 3, 2, 1. We are professional security guard. Maraming salamat sa panonood at muli ito ang Security Guard.